back to my vlog. Hello everyone! For today's video guys, share ko lang sa inyo na may mga school po na nag-offer po ng healthcare services sa Metro Manila. Okay, meron po sa Quezon City, Pasay, and then Manila. Okay, so ito po yung mga school na to ay accredited po ng TESDA. Bali po, yung hours na pag-take po ng healthcare services ay inaabot po ng 996 hours. Ito na yung guys, yung mga school na nag-offer po ng healthcare services sa Quezon City. Una guys, Asia Pacific Caregiver and Healthcare Training Center Incorporated, located at Unit 501, 5th Floor, Panorama Building, 1139 EDSA, Quezon City. Second one, Community Health Education Emergency Rescue Services or CHEERS Corporation, located at 4th Floor, Victoria 1 Building, Quezon Avenue, South Triangle, Quezon City. Yan po yung pang-second school na nag-offer po ng healthcare services. The next one, third school sa Quezon City, St. Mary's College. Address, 37 Mother Ignacia Avenue, Quezon City. Yan guys yung 3 school na nag-offer ng healthcare services sa Quezon City. Okay, meron din po sa Manila. Okay, ang school po nag-offer sa Manila, Arellano University, located at 2600 Legarda Street, Sampaloc, Manila. And then, meron din po sa Pasay nag-offer ng healthcare services, Aves Resource Development Incorporated, address, number 2814 Violeta Court, FB Harrison Street, Pasay City. Okay, yung healthcare services nila guys ay 996 hours. Okay, lahat po 996 hours except po dun sa Quezon City yung school na nag-offer na dun sa mismo sa Community Health Education Emergency Rescue Services or CHEERS ay ang offer po nila ng healthcare services na hours po ay 1,079. Okay, sila lang po yung naiba na hours. So, depende po kasi yung sa araw at oras na ipinapasok niya everyday. Kaya sa kanila ay mataas po. And then guys, kapag mag-assessment naman kayo para do sa healthcare services or nursing aid, ay aabot po ng 615 pesos lang yung pag-take nyo na assessment para kayo ay maging license na nursing aid. So, kailangan din po kayong dumaan sa assessment para po kayo ay maging certified nursing aid. Parehas lang din po yan sa caregiver. Diba sa caregiver, kapag nag-take po kayo ng caregiving and C2, ay dadaan din po sa assessment para kayo ay maging certified caregiver. Kasi kung hindi po kayo makakapasa sa assessment, ay hindi po kayo non-certified caregiver. Okay? So, importante po talaga yung assessment para po kayo ay magkaroon ng NC2 o National Certificate. Okay guys? So, yung guys, na-share ko lang sa inyo yung mga school na nag-offer ng healthcare services or nursing aid sa Metro Manila. Okay? Meron po sa Quezon City, meron po sa Manila at meron din po sa Pasay. Kung kayo po ay interesado na mag-take po ng healthcare services ngayon, pwede na po kayo mag-inquire. And then, para po ma-sure nyo na talagang itong school na to ay nag-offer pa rin ng healthcare services, ay pwede nyo pong i-legit check sa mismong TESDA para sigurado po kayo na yung papasukan yung school ay accredited pa rin po ng TESDA para hindi po masayang yung oras nyo sa kayong effort nyo. So, good luck guys sa mga mag-take po ng healthcare services. Good luck sa inyo. So guys, if you find my video helpful, please pakisubscribe naman po and do like and share na rin po. Kung nagustuhan nyo po yung mga video ko, please pakiclick naman po yung bell notification para ma-notify po kayo sa mga bago ko videos. So, yun na guys. Thank you for watching. Bye. God bless us all.